Guys, welcome back to our channel. It's me, Jeneline Unida. So, ito nga ngayon guys, meron tayong deliver and mag-haul tayo. So, ito meron tayong isang dozen ng Coke mismo. 133 pesos ang puhunan niya. Benta namin dito guys is 15 pesos. One dozen ng itlog. Yan, pinakamabenta sa ating tindahan. Basic needs. O, yung mga pala bunutan, yan. Bunot balloon, 160 pieces. Ang bigay sa atin ni wholesaler is 120 pesos. So, may tubo tayo na 40 pesos. So, dalawa yung in-order natin. Ito yung mga pang-akit sa ating mga bata. Yan, mga biskuit. Yan, ito yung mga panindang mabilis maubos sa ating sari-sari store. Yan, merong Paju bar na makapuno and Paju bar na chocolate. Mga noodles. Yan, itong basic needs. Araw-araw na binibili na ating mga customer. Kailangan natin mag-imbak na marami nito. Kasi ito yung palaging mabilis maubos sa ating tindahan. Sampung piraso ng beef noodles. Then guys, yung ating mga delata. Yan. Mega corned beef. Yan, mga delata. Araw-araw na binibili sa atin na ating mga customer. So, meron tayo dito sigarilyo. Yan. So, mga candy, mga pulburon. Jamin and cream stick. Yan. 18 pesos dito. So, may tubo tayong dos kasi 18 pesos, 20 plus 2. So, may tubo tayo na 4 pesos. Yan. 4 pesos yung tubo natin dito kay Jamin. Chocolate. Gustong-gusto ito ng mga bata. Minsan nga ginagawa pala nitong palaman sa tinapay. Yan. Ito yung marshmallow. Yan. Ang puhunan nito guys is 28 pesos. Ang laman niya ay nasa 50 pieces ang laman nito. So yan, umorder tayo ng dalawa pang akin sa ating mga bata. Ito, isang kilong asin. Yan, kasama yan sa basic needs at ang palaging nauubos sa ating mga sari-sari store. Itong ating super stick. Yan, super dots. Yan, mabenta ito guys sa ating mga, yan, pinakamabenta sa ating mga bata. Yan. And then yung lagay na nito guys is pwede nating lagay na iba pang mga candy, gan mga chocolate, mga cream stick. Yan. Ano pa ba? Ito, yan, may naghahanap din kasi ng sprinkles. Ilalagay niya daw sa kanyang gagawing DIY na cake. So, ayan, nag-order tayo. Ito ay, so, isang kilo na sprinkles is 36 pesos ang puhunan nito. So, magre-repack tayo nito guys. Gawin nating tig 5 pesos. Diyan. Sigarilyo. Then, itong 2 kilong Enerton na patuka sa manok. So, yan yung haul natin for today. For 2 days. At umabot siya ng worth 1,400. So, yan. Kasama natin itong isang tray na itlog. And then, itong ating 1 dozen ng Coke mismo. So, kung mapapansin nyo guys, yan po yung mga panindang mabilis maubo sa isang sari-sari store. So, kung dito sa amin, mga basic needs at yung mga ganito. So, iba-iba tayo. Meron kasi sa ibang sari-sari store na mabebenta yung ibang mga items na wala dito. So, ano-ano nga ba yung mga panindang mabilis na maubos sa ating sari-sari store? So, una natin guys, yung mga basic needs na ginagamit ng tao. Itlog, magic syrup, mga bawang, yan. Mga delata, yan. Mga delata na yan. Sobrang mabenta yan at mabilis maubos sa ating tindahan. Yung mga noodles, yan. Yung mga noodles na yan, ito. Mga ganito, mga beef, mga pancit canton, mga chicken noodles, mga ramen, mga ganyan. Yan yung mga basic needs na halos araw-araw binibili na ating mga customer. At yan ang pinakamabilis na maubos sa isang sari-sari store. And then, yung ating mga biskuit. Yan. Ito mga biskuit at saka mga candies. Ito. Yan. Yan yung mga pinakamabilis din maubos sa ating sari-sari store. Kasi syempre, mabenta yan kasi yung iba, palagi sila nagme-merienda. Yan. Mga mahilig magkape.
Yan, mga mahilig sa snacks. Tsaka mga chichiria, guys. Yan. Yan, pinakamabilis na maubos din sa ating sari-sari store. And then, yung ating mga... Siyempre, kung may mga candies, meron din dapat tayo mga pang-akit sa ating mga bata. Yan. Pang-akit sa ating mga bata. Yung mga gaya ng mga bunot balloon, mga laruan, yan, mga ganitong Pokemon Go egg, yung mga ganito na tigpa 5 pesos, sa 10 bunot balloon may piso. So, yung mga pang-akit sa ating tindahan, pinakamabilis ding maubos yan sa isang sari-sari store. At tiyak na dudumugin tayo ng ating mga customer. And then, yung kasama natin dito yung guys, yung ating mga sigarilyo. Yan. Nakon, sobrang mabenta nito sa ating sari-sari store at mabilis maubos. Mga sigarilyo, mga alak, yan, mga soft drinks. At ang isa pa natin guys is yung ating load. Yan. Load, pinaka mabilis na maubos sa isang sari-sari store. Kaya lahat, kaya yung mga nanonood dyan guys, kung gusto nyong mabilis na magkaroon ng kita at income, maglagay din po tayo ng loading station. Yan, mga loading station, mga GCash, mga smart padala, yung mga remittance, yung mga cash in, cash out ng pera. Tsaka mapagbabayad ng mga bills. Yan, kasi yung mga... kasama rin siya sa mga panindang mabilis maubos sa sari-sari store, 'di ba? Pag nagpapa-load, syempre may charge tayong tres. O 'di ba? Lalo yung mga nagmo-module, 'yan mga nag-aaral through online, 'yan mahilig sila magpa-load. And then yung mga naglalaro ng mga online games, 'yan. At saka and then guys, yung ating mga repacking items gaya ng mga paminta, mga mantika, asin, bawang, mga uling, bigas. Yan, yung mga basic needs at yung mga panindang mabilis maubos sa ating sari-sari store. So, ang kailangan natin gawin is mag-stocks tayo ng marami at ang gawin natin is kapag nakikita natin na nababawasan na yung laman ng ating tindahan, mamili agad tayo. So, paikot-ikotin na lang natin yung ating puhunan. Paikot-ikot nga. Sabi nga ni Sarah G, ikot-ikot lang. So, ayan, napapakanta na nga tayo, guys. So, yun. Once na naubos na at nabawasan na yung mga paninda sa ating sari-sari store, lalo na itong mga panindang mabilis maubos. So, mag-stock agad tayo, order agad tayo, at para may-display na agad natin at makita ni customer lahat ng mga paninda na punong-puno at mawiwili siyang bumili sa ating tindahan. So, ayun na nga guys, yung shinare ko sa inyo, yung mga panindang mabilis maubos sa ating sari-sari store. Yan, yung mga delata, itlog, soft drinks, noodles, mga biskuit, candies, mga chichiria, as mga sigarilyo, load, bigas, mga repack na item, mga uling, mga asin, mantika. So, ayan, mga itlog. So, ayan na nga guys. So, salamat po sa panonood. Sana may natutunan kayo at na-inspire muli kayo sa aking video. Please like, share, and subscribe. At huwag niyo pong kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga bagong videos. Shoutout po sa lahat ng mga kaibigan natin dyan na palagi nanonood at yung ating mga organic viewers at yung ating mga bagong kaibigan. So, salamat po. Paki-like, share, and subscribe po. Salamat po sa inyong lahat and God bless.